Hi guys! Linisan pala natin yung bahay kubo. So, actually, nag-umpisa na ako maglinis. Kasi, maalikabok. Tapos yung nipa kasi, parang nagde-disintegrate na. Oh. Ayan, kung nakikita ninyo. Ayan. Kasi ano na rin yan, mga four years na yung bahay kubo namin. Yung panahon ngayon, parang okay naman. So, eto, nag-vacuum ako. Dito, binavacuum ko na lang kasi lumilipad-lipad. Tapos, makita ko sa inyo ang aking best friend. Ayan. kailangan talaga meron ganito kasi ang bilis maglinis pag merong ganito. Kaya, eto yung ginagawa ko pag naglilinis dito sa, kasi maalikabok. Kasi nga, mahangin dito, yung alikabok, kung saan-saan. Kaya, ayan, maglinis-maglinis muna tayo. Saan ko ilalagay yung camera? So, i-vacuum ko muna yan kasi kung tingnan nyo, oh. Ayan, sobrang maalikabok. So, nag-start na ako dito. Ang ganda kasi pag may best friend ka, ayan, si Miss Dyson, si All Around. Ano ko muna? Tapusin ko muna yan dyan. Ah, nilagay ko pala dito yung succulents na to kasi parang nagleleggy siya kasi hindi na siya nakakakuha ng... Kasi nilagay ko kasi yung doon, shade cloth. Eh, hindi na siya nakakakuha ng sun. So, dito, pag morning sun, bali nakaharap dito. So, kahit papano. Oh, ay, tingnan ninyo yung ponytail. Nag-flower na naman, oh. Ayan. Ang ganda. Pag morning sun, dito nakaharap yung init. So, nakakakuha siya ng morning sun pag nandito siya. Pero pag afternoon, cover naman siya ng shade cloth na to. So, okay lang. Kasi, tingnan ninyo, dapat yung mga pang gilid nito magre-red. Eh, kaso, under the shade. Kaya, ganyan yung kulay niya. Ang laki niya na, no? So, ayan, tapusin muna natin pagbabacuum. Ang daming interruption. So, ayan guys, tapos na ang paglilinis ng bahay kubo. Buti naman, nalinisan na siya. Pupunta kami ngayon sa... Basa pa yung buhok ko. Pupunta kami ngayon sa mother-in-law ko kasi bibisitahan namin siya. Tapos, para makaikot-ikot din tayo doon. Kasi, hindi na tayo nakapunta doon. Hindi na tayo naka-check-check garden niya. So, tingnan na kung ano nangyayari this summer. Kasi, alam ko na hindi sila masyado nagdidilig. So, siguro yung mga halaman doon, naghihinalo na. Kaya, ayan, puntahan natin sila. Guys, nandito na kami sa aking in-law na bahay. Tingnan nyo, oh. Grabe. Ito yung typical na jungle. Tingnan nyo naman. Tapos yung naririnig nyo is yung mga crows. Yung mga sari-saring ibon. Obviously, hindi nakapunta ang kanilang gardener kasi tingnan nyo naman, guys, oh. Ayan. Tingnan nyo yung na tinanim natin last time na mga flowers nung winter. Ayan, wala na, kalbo na. Kaya nga, ayoko na mga flowering na plants eh. Yung flowering plants lang na meron ako, agapanthus and frangipani. Pero sun hardened, low maintenance.
Pero ito yung nangyayari sa mga halaman na may mga flowers. Hindi talaga sila nagsistay. Tingnan nyo. Ayan. Patay. Yung mother-in-law ko kasi na ospital nung 2 weeks ago. Siguro mga 1 week siya sa ospital. Kaya tapos alam nyo na nasa 80s na sila. Kaya eto na yung nangyayari pag walang, pag malaki yung garden ninyo. Tapos high maintenance. Tapos yung ano yata nila, yung gardener nila hindi din nakapunta ng ilang weeks na rin kasi nga school holiday. Nagsispend sila ng time sa mga anak nila kaya hindi nakakapunta yung gardener. So, eto yung nangyayari. So, tingnan nyo, kailangang i-ano na to, iwalisan, kailangang i-water na, ayan, sobrang gulong-gulo. So, ganito talaga nangyayari pag umiiba-iba yung panahon dito. Kasi, syempre, may winter, may summer. Alam nyo yun. So, summer ngayon. Kaya, pero, in fairness, ha, parang, tingnan nyo naman yung mga malalaking kahoy na yan na nagka-create ng shade. Ayan yung maganda. Tsaka, malaki kasi yung ano nila eh, yung lugar talaga nila. So, ayan yung nangyaya. Buti naman yung ano natin, oh, may bit-bit pala kami na lagare. Pang lagare. Kasi, sabi ng asawa ko, baka ikakat niya yung mga, ano na yan, yung mga medyo bumababa na ng mga sanga-sanga. So, ikakat niya yan. Depende. So, ayan. Tingnan nyo naman yung, buti naman pala yung nilipat ko dito na ruby red, o oh, buti naman umokay naman. So, ayan. Dami talagang aayusin. Pag matanda ka na kasi, ang hirap na talaga. Hirap na mag-gardening. Kaya, ayan. Ganda ng ano, hibiscus, oh. Ayan. Ganda! Tapos, ayan. Yung ano nila, oh. Yung tawag nga dyan. Ano ba yan? Basta. Ayan, nakakalimutan ko na naman. Bougainvillea, ayan. Tingnan nyo, makailangan na yan ng trim. Kasi, oh, ayan. Nag-aano na talaga, lumalaki na. Ayun din, oh, kailangan na talaga i-trim yan, oh. Kasi, yan yung, kumbaga, yung parang fence. Tingnan nyo. O, yung nilagay ko pala dito na variegated na umbrella, oh. Tingnan nyo, lumalaki na rin. Tumatangkad na. Ayan. So, ang dami talagang, ano, so, mga ilang weeks hindi nakapunta yung gardener nila. Kaya, eto yung nangyayari. Wala talagang linis. Pero, pagtitingnan nyo naman, grabe. Grabe talaga yung shade na nagagawa ng ano, ng mga malalaking puno na yan. Actually, guys, yung nung nagpatayo sila ng bahay dito 20 years ago, kalbo to eh. Sila yung first na bahay na nagpatayo sa subdivision na to. Tapos puro mga kangaroo lang yung mga nakikita mo dati. Well, kinikwento sa akin ng in-law ko. Puro kangaroo lang yan yung mga nandito. Sila pa lang yung unang bahay na nagpatayo dito. Tapos tingnan nyo naman yung mga halaman na nilagay nila, nagkahoy-kahoy na. So, ayan. Hirap. Lalo na kasi summer, kaya medyo ang hirap talaga mag-gardening. Kasi sobrang init na. Tingnan nyo yung mga, eto oh, yung mga ruby red, buti naman umokay naman. Tapos yung nilagay pala natin dito na mga, ayan, nandyan pa rin. Yung mga flowering plants na yan, oh, nandyan pa rin. So, buti naman, parang umokay naman. Ayan, mahilig siya kasi sa hibiscus. Ayan, oh. Diba tawag sa atin? Tawag sa amin sa Ilonggo, ha, sa amin. Gumamela. Diba no? Ayan, mahilig siya sa, ayan, buhay pa ang ating mga flowering na plants na nilagay. So, ayan, buti naman. Nandyan pa, yan na lang yata yung natira eh. Ayan, may lemon siya dito. May lemon siya na halaman dito. So, ayan, ang dami talagang aayusin. Yung Sarah's plant, oh, aba.
Ayan, nagpa-flower na rin. So, tingnan nyo naman, guys. Ang laki ka kasi ng garden nila, eh. Kaya, ang hirap talaga pag, ano? Huh? Tingnan nyo, oh. Walang linis, oh. Ay, nako po. Naka, naka. Pero, ang ganda, ha. Ang ganda ng shade na nagagawa ng mga halaman na to. Grabe. Ano kaya? Saan sila mag-uumpisa nito? Ayan, ito yung mga medyo... yung mga stick na yan or yung mga eto, ikakat siguro to ng asawa ko maya maya kasi nga hindi na tingnan mo yung mga baba na grabe hindi pa yan ha, eto ah eto lang yung sa harap nila ha, meron pa sa likod kaya hindi ko lang alam namin, isiset namin pala na kailangan yung gardener kasi nila napupunta dito every Monday lang so isiset namin na kailangan 2 or 3 times a week kasi kailangan na talaga ng sobrang linis dito lagi kasi pag matanda ka na hindi ka na masyado nakakagalaw-galaw kaya ayan isiset namin yan para palagi nandito yung gardener or baka mag-change kami ng gardener nila. Ang mahal din kasi guys may gardener ka dito kasi hindi katulad dyan sa atin na pwede mong bayaran ng monthly yung bayaran dyan tapos parang 5 days a week dito guys per hour yung bayad dito. So, pag napupunta dito yung mga gardener, siguro nagsistay mga minimum 2 hours to 3 hours. Tapos yung per hour yun na, tapos yung bayad sa kanila nasa $35 to $40. Minsan nga mas mahal pa eh. Depende kung ano yung nagagawa. Tapos ano lang yan, puro linis-linis lang yan. Parang surface cleaning lang. Ibo-blow lang yung mga old leaves, tatanggal ng old leaves, pero hindi talaga yung nagwi-weeding talaga. Meron naman na specifically na nagwi-weed talaga, pero sa kanila, since ang laki ng garden nila, puro na lang halos linis, tapos cut ng mga sanga-sanga. Punta tayo sa loob. So, yung in-law ko, bumili uli ng... Ayan, totoo yan, ha? Ayan, mahilig siya sa mga colorful na yan. Ayan, tapos ayan. Ayan, bumili na naman siya, om. Is this real? Yeah, no. No. I think that's gone, ma. Yeah, I think so. Ito yung nagagandahan ko kasi para siyang Christmas tree. Ayan, ang liit lang yan dati. Ngayon, tingnan nyo, lalaki na. Para siyang Christmas tree. Tapos, yung ano niya, parang plastic, oh. Ayan, yung itsura niya, guys, parang plastic. Ayan. Christmas na Christmas, kailangan na lang, ano, lagyan ng Christmas lights. Tapos, yung tingnan nyo naman yung ano na yan, oh, stray leaves yan na yan, oh. Sa amin galing yan, guys. Yung kapatid niyan, ang liliit lang kasi nasa pot. Pero pag nilagay mo siya sa ano, sa ground, ayan yung mangyayari. Nag-giant kasi yan. So, nagpa-flower na nga. Oh, grabing laki. Ang bilis lumaki. Ayan guys, i-check natin kung ano yung itsura sa likuran nila. Tara. Ito. So, ayan, yung mga halaman niya. Kailangan na talagang tingnan nyo yung ano, oh. Tiger ba to? Ano nga to? Ito o, kailangan ng kailangan na talagang i-water. So, ayan. Tingnan nyo, o, parang malalanta yung ano eh. Yung kahoy. Ayan. So, tingnan nyo. Tapos, ito nyo yung mga fern, o. Wala. Parang kailangan na talaga ng tubig talaga. Para naghihinalo na. Ayun ko napapansin nyo dito guys. Oh, grabe ang lalaki ng mga ano dito. Lalaki ng mga puno. So, eto yung jasmine plant na sobrang bango. Pag ano yata, pag spring, nag-ano to, nag-flower. So, ang dami na talaga. Kailangan na talaga itong i-water. Ayan, laki ng ano na ito. Ayan. So, ayan yung mga halaman dito sa likuran. Kailangan ng walis. Hindi ko na alam. Check ko pag makawalis ako. Walis-walis ako mamaya. Ayan.
So dito tayo, check natin yung parang fountain. Ito yung mga ano na to, yung mga duck na to. Dito tumatambay yan kasi yung in-law ko pinapakain. So dito sila lagi. So ito pa yung likuran nila. Ayan. So dito may parang may fountain. Ayan. Ang dami na pala. Oh, ang daming mga, grabe. Ito ang gaganda ng mga halaman dito. So hanggang dito yung ano, yung property nila. Ayan. So dito banda. Daming mga ano, oh. Ducks. Peking duck. Sarap i-peking duck yun eh. So ayan, hanggang dun sa yung pinaka malaking, yung malaking kahon na yun, hanggang dun yung property nila, hanggang dito. So medyo malaki yung ano nila, yung cup ng land nila. Ang ganda ng mga ano, oh. Yan yung mga kaibaka ng mga pato. Ay, oo pa. Pato pala yung tawag namin sa mga ducks. Aba, ducks. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda ng ano, no. Nag-flower na sila. Alam mo, nakakalimutan ko na rin kung ano yung pangalan yan. Ay, grabe. So dati nag-iikot-ikot pa kami dito, ngayon hindi na. So ayan, ang pangit talaga pag ano, pag summer, kasi nga lahat parang patay. Kahit na yung mga ano, yung mga lawn dito, puro lahat parang feeling mo patay sila. Pero magbo-bounce back naman yan pag ano, pag pa-autumn, winter, ayan, spring. So ito lang naman yung ano, yung itsura ng garden nila pag summer, na medyo hindi kagandahan. Pero sa mga previous ko na video, 'di ba, may mga winter tayo at spring na time na nag-garden tour tayo, ang gaganda, no, parang ang green nila. Pero ngayon parang ang pangit. Kasi nga sa sobrang init. Ayan. So, ayan guys. Ayan lang yung ano nila. Tapos eto, hindi pa talaga nadidigan. Grabe. Daming mga kailangan gawin dito.